Magandang araw mga chong. May kumakalat nga po ngayon sa social mediang masamang balita na nakakadismaya talaga. Pero babala mga chong, huwag na huwag niyo pong bubuksan yan. Bakit? Yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Pero syempre, bago yan, pindutin muna natin ang like at subscribe button para maging updated ka, hindi kagaya ng katabi mo. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas nang pumanaw sa malagim na trahedya sina Kobe at Gianna Bryant. Tapos ngayon naman ay nagtitrending sa Twitter ang asawa ni Kobe na si Vanessa Bryant. Ito ay dahil may kumakalat nga pong balitang nagpatiwakal nga daw po siya dahil sa depresyon. Sa Facebook nga po yan kumakalat mga chong, dahil ako nga mismo ay nagulat talaga nang madaanan ko ito sa feed. So para mas nakakapaniwala ay nilagay nga po nila ang BBC News sa kanilang cover. Pag-click nga po ang link ay mapupunta tayo sa website na ito na kung saan naroon ang nasabing video. At dyan nga ay makikitang mistulang post nga po ito ng BBC News. Aba, akalain mong nakafollow ako, loko to ah. Pero hindi naman ito ma-unfollow at hindi rin ito clickable. Kapag kinlik naman ang video ay ito nga po ang mangyayari. Finally, I have some very sad news. May warning, ang video na ito ay may graphic content, i-share daw muna para magpatuloy. Pag kinlik nga po natin ang uncover ay pipilitin ka talaga niyang i-share ang article na ito. Grabe yung hashtag, ang daming pwedeng gawing biro pero wag naman sana ganito. Kaya naman pala napakarami nag-share sa Facebook eh, dahil umaasa talaga sila na mapapanood nila ang video ng buo. Kahit ulit-ulitin pa nga po yan, hindi talaga magtutuloy ang video na yan mga chong. So malinaw tayo ha, hindi nga po totoong nagpatiwakal si Vanessa Bryant. Sabi niya nga eh, I'm alive, do not invent falsehoods. Hindi nga daw po siya magpapatiwakal dahil may susuportahan pa siyang mga anak. Hindi ko talaga malaman kung bakit may nagpapakalat ng ganito eh. For views, what the F chong? Nakakadismaya talaga dahil may mga gumagawa ng ganitong pekang balita sa kabila ng napakalungkot na trahedya. Sa gumawa nga ng article na yan eh, sana dalawin ka ni Kobe. So don't share it mga chong para hindi kumalat ang pekang balita. Itong video natin ang ishare nyo para maging aware naman ang iba at hindi ipakalat ang pekang balita.